Pwede ba mag-transfer ng pera sa Philippine Bank Account galing sa inyong UAE Bank Account? Paano ba ito gagawin? Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo step by step. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay sasagutin ko yung katanungan na kung pwede ba mag-transfer ng pera sa Philippine Bank Account galing sa inyong UAE Bank Account. Ang sagot dyan guys ay yes, pwede ka makapag-transfer ng pera sa inyong Philippine Bank Account galing sa inyong UAE Bank Account online. Paano ba ito gagawin? Yan ang ituturo ko sa inyo step by step. Kaunting tip sa mga nagbabalak na gamitin ang kanilang UAE ATM card sa Philippine ATM machine kapag umuwi sila sa Pilipinas. I suggest guys na i-transfer nyo na lang online direct to your Philippine bank account. Dahil guys, consider ito as remittance at mas mataas yung exchange rate kapag bank-to-bank transfer online. Dahil guys, kapag ginamit nyo yung UAE ATM card nyo sa Philippine ATM machine kapag uwi nyo sa Pilipinas, ay talo kayo sa conversion. Isipin nyo na lang kapag nag-uuwi kayo ng dirham sa Pilipinas at kapag pinapalit nyo ito. Naalala ko noon ang palit sa dito sa Dubai, ang palitan noon ay 14 pesos every 1 dirham. Pero pagdating sa Pilipinas ay 12 pesos na lang ang palit nila. So kung magpapapalit ka ng 1,000 dirham, imbis na 14,000 yung palit niya, ay magiging 12,000 pesos na lang. So doon pa lang ay talo ka na ng 2,000 pesos. So simulan na natin ang step by step guide sa pag-transfer ng pera galing sa UAE bank account papunta sa Philippine bank account. Ang gamit ko ngayon ay CBD or Commercial Bank of Dubai at BPI. At unang-una ay dapat naka-enroll kayo sa BPI online banking. At dapat meron din kayong online banking sa inyong UAE bank account. At para makapagsimula ka na makapag-transfer, ay kailangan mo mag-login sa Commercial Bank of Dubai or CBD app mo. At after mo makapag-login, ay ito ang lalabas. Para makapag-transfer, ay i-click mo yung pay sa baba. Then select transfer. At ito na ang lalabas. Makikita nyo dyan na may mga beneficiary na ako. Dahil nga madalas ko na ito ginagamit sa pag-transfer sa Pilipinas. Hindi na ako pumupunta sa mga remittance center kapag nagpapadala. Pero ituturo ko sa inyo ang procedure kapag wala pang beneficiary or kapag wala pang recent transaction. So ang gagawin nyo ay i-click nyo yung new sa gilid. Then, i-click mo yung international account. Then, itatype mo ngayon ang Philippines at kapag lumabas na yung Philippines, ay i-click mo ito. Then, select bank transfer. Ilalagay mo na ngayon ang bank account at account number ng papadalahan mo. Pero kung sarili mong bank account lang ang papadalahan mo, of course, ang ilalagay mo ay yung pangalan at yung account number mo. Diyan naman sa SWIFT code, kapag hindi mo alam ang SWIFT code ng Philippine bank account mo, ay pwede mo ito i-search sa Google para malaman mo. Yung sa akin sa BPI ay kabisado ko na. So, eto kapag BPI ang account mo. Then, after nyo malagay yung mga details, ay i-click nyo yung next. Ayun guys, automatic nang madidetect ni CBD ang banko na papadalhan mo sa Pilipinas dahil sa SWIFT code na inilagay mo. So yung sa akin, SWIFT code ng BPI ang inilagay ko, kaya ang nakalagay dyan is Bank of the Philippine Island. Dyan naman sa address ay kailangan mo ilagay yung address mo sa Pilipinas. Pero hindi mo na kailangan ilagay yung buong address nyo, ilagay mo lang yung municipality at yung city. At dyan naman sa nickname ay optional yan, ikaw ang bahala kung lalagyan mo o hindi. Pero mas maigi na rin na lagyan mo para ito yung makikita mo na nickname kapag magpapadala ka na for second time. At lalabas ito sa recent transaction mo or sa beneficiary mo. Then after nyo malagay yung mga details, i-click nyo yung next. At ayan na ang lalabas. Yung amount na gusto nyong isend sa Pilipinas. At ilalagay nyo na yung amount na gusto nyong ipadala.
itatry ko yung 20 dirham. So yung 20 dirham guys na inilagay ko ay may conversion na 317.66 pesos. Yan yung papasok sa BPI account ko. Sample lang yung 20 dirham dahil nakapag-send na ako. Gusto ko lang ituro sa inyo kung paano ito gawin ang pag-transfer sa Philippine Bank galing sa UAE bank account nyo gamit ang CBD or Commercial Bank of Dubai. Diyan naman sa purpose ay kahit naman ano ang piliin nyo dyan ay pwede rin. Usually ay family support. Pero ang pinili ko dyan is transfer to my own account dahil sarili kong account ang tatransferan ko sa Pilipinas. At dyan naman sa note ay optional lang din naman yan. So kung gusto nyo lagyan or hindi. Then after that, i-click nyo yan next. Tapos lalabas na yan. I-double check nyo yung transaction or yung mga details na nakalagay. Ang kagandahan guys sa CBD ay madalas sila nagbibigay ng free transfer fee. So meaning ay madalas na walang bayad dahil minsan ay nagbibigay sila ng promo. Pero ang madalas na bayad kapag hindi ito free ay 10.50 dirham or 10.50 pills na mas mura kaysa sa Al Ansari Exchange at sa UAE Exchange. At sa exchange rate naman guys ay minsan ay mas mataas pa nga sa CBD kaysa sa Al Ansari at sa UAE Exchange. Pero depende guys sa palitan, kaya lagi nyo itong i-check. So, i-click mo na ngayon yung pay. Then, i-enter mo na ngayon yung card pin nyo. Hindi ko na na-screenshot yung pag-enter ng card pin. Pero after nyo ma-enter yung card pin, ay magsisend na sila sa iyo ng verification code. Then, click next. At ayan na guys, nagta-transfer na from UAE to Philippines. At after that, all done. Ganun lang kadali mag-transfer from Commercial Bank of Dubai or CBD app papunta sa BPI. Take note guys na kapag first time kayo na magta-transfer ay tumatagal ito ng 24 hours hanggang 2 days bago dumating yung pera sa inyong Philippine bank account. Normal yun guys dahil kapag first time. Pero kapag second time na at tuloy-tuloy na or paulit-ulit na kayo nagpapadala ay minsan ay isang minuto lang ay dumadating na yung pera or pumapasok na yung pera sa Philippine bank account mo or sa aking BPI. Pinakamatagal na yung 1 hour na paghihintay. At nung pag-check ko nga guys sa aking BPI online banking ay pumasok na agad yung tin-transfer ko kanina na 20 dirham or 317 pesos 0.66 centavos. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong sa inyo ang video na ito sa pag-transfer ng inyong pera sa Philippine Bank Account galing sa UAE Bank Account. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.